Shalom, amigos, amigas, brothers, and sisters. By the way, I'm your brother Malunes again. Welcome back sa ating video at sa ating YouTube channel. So, ang ating topic today ay utang. Please watch out. There's a place where sin and shame are powerless. Where my heart has peace with God and forgiveness. Sa ating topic, mga kamingo-mingo, brothers and sisters. Before anything else, wherever you are in this world, I'm hoping that all of you are in good condition with the help of our Almighty God, the Father, through our Lord Yeshua. So, ayun mga kamingo-mingo, no? Yung topic natin ay utang. Masarap mangutang, di ba? Pero ang hirap magbayad. Di ba? Masarap mangutang, mahirap magbayad. Yun ang problema ng mga tao ngayon. So, bakit ko ay ginawang topic to ngayon sa ating video? Ganito po yun mga kamigo-miga. Tayo ay minsan nagigipit. Diba? Nangungutang tayo. Pero pag may utang po tayo, ay magbayad tayo ng maayos. On time, no? At saka, yung ating ibang mga kababayan, kahit saan man panig sa mundong ito, pag kulang sila sa gastusin nila sa kanilang luho, for example, may pinapatayong bungalow sa Pilipinas, ay nangungutang sila. At kuminsan, hindi sila makakautang, gagamitin nila yung ating kababayan, no? Gagamitin nila para makautang sila sa bangko. Lalo na dito sa Asian country, pwede silang mangutang sa bangko. With grantor, with the friends, no? So, pag nangutang po tayo, kailangan magbayad tayo ng maayos. Lalo na kung tinulungan ka lang ng kababayan mo na mangutang para magkaroon ka ng pira at matupad mo yung projects mo sa Pilipinas. Ngunit, pagdating ng bayaran, hindi ka nagbabayad on time, tapos yung kababayan mo, yung kapwa mo Pilipino, kaibigan mo, ayun ang nagsasuffer sa iyong tubo doon sa bangko. At siya laging at tinatawagan at pinapadalahan ng letters dahil sa kanya nakapangalan. Di ba? So, dapat pag may utang tayo at ginamit natin yung ating kababayan o ating kasama, ating nakilala, magbayad po tayo kasi ang nahirapan niya yung nagagarantor sa'yo, yung tumulong sa'yo. Di ba? Kasi siya yung lagi singilin ng bangko or ng inutangan mo dahil siya yung naggarantor sa'yo. Ang isa pa, kaya napapahamak yung iba nating kababayan, lalo na sa Middle Eastern, dahil yung ginagawa nila, nakipagrelasyon sa ibang lahi at pirahan. Marami po niyan, marami akong alam niyan sa ganyan. Tapos napapahamak sila at yung iba nga namamatay, pinapatay, di ba? Dahil pag wala ng pira yung kalaguyo, maghanap na naman siya ng gawing kalaguyo at pirahan uli. So ngayon, darating yung punto na magkabukingan, iyari siya. Eh siyempre, sino ba namang hindi magagalit, di ba? Pinirahan mo ng pinirahan, tapos mauwi lang sa wala. So, ang ginagawa ng ibang lahi, baon kayo sa desierto, yun talaga mangyayari dyan. At isa pa, okay lang kung yung kababayan mo ay may unawa sa'yo at mahaba yung pasensya. E kung paano nabuburyong na dahil siya nadadamay sa ginawa mong utang, e mapapahama ka talaga, di ba? Kaya bago ka maggawa ng projects sa bansa natin, sa Pilipinas natin, kung anumang pinapagawa mong projects, ay kontrolin mo na galing mismo sa sahod mo. Mungutang ka man, suluhin mo. At magbayad ka na maayos. At mangutang ka man, eh, ikaw mismo yun ang utang sa bangko. Eh paano kung ginamit mo pa yung kababayan mo, yung kaibigan mo, eh siya yung nahirapan, masakit yung ulo niya lagi sa problema. Dahil ikaw, nakakuha ka na ng pera at naigastos mo na at hindi ka naman nagbabayad, eh yung kaibigan mo ngayon o yung kakilala mo, yung kabayan mo,
yung nag-grantor sa'yo, tumulong sa'yo, yun ang pinahirapan mo ngayon. Hindi ka ba nahiya na ganun ginagawa mo? Di ba nakakahiya yun? At yung iba naman, gagamitin yung ibang lahi para magkapira. Di ba? Lalo-lalo na, may iniwan na pamilya sa Pilipinas. Tapos pagdating na abroad, ay nakalimutan na lahat. Huwag niyong mahalin yung pera, mga kababayan, no? Mahalin yung trabaho nyo at sarili nyo at pamilya nyo para maging maayos yung buhay mo habang buhay ka pa dito sa sanlibutan ito. Eh, paano kung nanloko ka ng kapwa mo? Paano kung nanloko ka ng ibang tao? Saan tutungo yung kaluluwa mo? Yun ang topic natin ngayon, mga kababayan, mga amigos, amigas, no? Kasi marami akong kakilala at nabalitaan na ganun ang nangyari sa kanila. Kahit yung ibang lahi, nagkukwento, di ba? Nakakayain gano'n eh. Siyempre, para aware kayo, ginawa ko tong video na to. Kung may projects kayo sa bansa natin, siguraduhin mo na galing sa pawis mo yung pinapagawa mong pera. Di ba? Hindi sa panandali ang gawa. O sa pangungutang, gamitin mo yung kababayan mo at ang ibang tao, tapos lukuhin mo lang, pahirapan mo. Ikaw yung nag-enjoy, ikaw nakapagtapos ng projects mo, tapos yung kababayan mo, kaibigan mo yan, o kakilala mo, yung nag-grantor sa'yo, wala siyang nagpagawa dahil yung pera na nagamit ay yung sahod niya rin ay doon sa pera na hinira mo, pinagtutubo niya doon sa bangko, kung saan mga nang pinaghiraman niyo, di ba? At kung ayaw niyo mapahamak yung buhay niyo, mag-ayos kayo. Lalo na may mga pamilya galing sa Pilipinas. Pagdating sa abroad ay feeling single. Hindi ba kayo nahiya yan? Alam nyo ba, nakasalanan sa Diyos yan, yung adultery, yung pangangalunya, yung panluloko. Kasalanan sa Diyos yan, lahat, no? Kung mangutang ka man, magbayad ka para hindi mapahamak yung sarili mo at yung kapwa mo na tumulong sa'yo. Ganon yun eh. So maraming salamat mga kaamigos amigas, no? Ang video na ito ay warning lang to at palaala sa ating mga kababayan, sa ating lahat. Kahit dyan sa Pilipinas. Di ba? Oo, doon na tayo. Minsan nagigipit tayo, pero magbayad tayo, no? Kung ano man ang ating kautangan. At pag nasa abroad ka, may pamilya ka na sa Pilipinas, ay umayos ka na. Huwag ka nang magluko pa. Di ba? So warning talaga dahil marami akong nalalaman. At alam nyo ba, yung iba nating kababayan sa kulungan ay ganun yung kaso. So hanggang dito na lang ang video na to. Ay sana ay may natutunan tayo. At maraming salamat at God bless you all and much love.